Ka-lines. So ito pala mga ka-lines ay hindi ko na pinapakita yung paano ginawa kasi madali lang naman to. So ano po to, rice husk tube ito, ipa pang ipa lang po to mga ka-lines, itong ano na to. So ang ginawa ko dyan mga ka-lines ay simple lang, yan po ay plain lang yun, doon hanggang sa hanggang doon po yan sa ilalim ay ano, ay wala pong ano yan, so open po yan lahat. So aborto sa mga maraming ipa. Pag ganito kataas mga kalain, siguro ang taas nito ay mga 600 mm or 60 cm, yeah. So yung taas nito, so ang ginawa ko niyan, kumuha ko ng plate dito sa bandang ibabaw, tapos nilagyan ko ng coupling thread na detrace, tapos ang kasunod itong nilagay ko ng ano, ng tawag niyan, ito detrade, yung nipple, kung anong tawag mo sa inyo ito, nipple, tapos nilagyan ko ng plate sa itaas, tapos binubutas-butasan ko. So ang concept nito ay yung sisindihan natin sa loob, tapos dito lalabas yung apoy. So para siyang gasol style, no? So para lang po to sa mga sa probinsya, kung gusto nilang gumawa ng ganito ay kayang-kaya na nila to. Ang dito naman sa ilalim ng mga kalan ito ay simple lang ito, lalagyan lang butas lang doon, tapos lalagyan ng tubo. Pwede rin i-fix, hindi ko pinix to kasi gusto ko ditanggal kasi mahaba to, kasi umuini to pagdating dito. Ang ano nito, yung pababa yung kuan, pababa yung apoy, yung baga, yung init. Tapos dito sa may blower, sasalpak mo lang dito. So DIY lang to, yan. Yan. Ganito, sasalapak lang natin dito. Ganyan na po yung tsura niya, tapos lalagyan ng blower. No? Tapos lalagyan pa natin, lagyan muna natin ang ipa. Yan. So, wala tayong ibang may vlog. Kasi medyo nag lailo-lailo muna tayo kasi mahirap na. So, yan po, lalagyan na natin ang ipa. Upunuhin lang to natin mga kalain. So pwede mong gawin siyang pataba. Kailangan pupunuhin ko lang muna. So ayan po, punong-punong na siya. So ganyan lang po kadami. Tapos ang pagsindi natin mga kalain, pwede gas, pwede karton, pwede baga. Basta umapoy na dito, walang problema. So papuyin muna natin to bago natin ilagay itong ating parang burner siya. Yung labasan na yun. Burner na siguro tawag nito kasi dito lalabas yung apoy. Okay. Ayan po, kakabit na natin yung blower. So, tingnan nyo. So, ito lang po yung pagkabit ng blower nyan. Yan, sinasalpa ko lang. Tapos, ilagay ko yung blower dito. Yan. Tapos, kakabit lang dito. So, simple lang po yung daanan nya ng blower dito. Kahit maiksi, mga dito siguro, okay na, hindi pa rin abuti ng init. Kasi umiinit to eh. Umiinit po to siya, pwede ka dito mag-ihaw. Pag umiinit na to. So, sisindihan na natin dito. So, ganito lang, no? Eh, para malapit siya. Kung sino ang gustong gumawa nito, yung sa probinsya, na libre ang ipa, ay kaya lang yan. So, simple lang po gawin yan. So yun mga kalain, simple lang to, karton lang gamitin natin. Basta simple na magbabilis lumiyab, pwede na po yun. Same lang po sa ating smokeless wood stove. Kaibahan lang dito, pang ipa lang talaga tong design na to. Yan. So papuyin lang dito, pag tumalab na, saka natin buksan. Po, papuyin na natin yan dyan. Bubuksan natin na mahina yung blower.
So, ayan po, binubuksan na natin yung blower niyan. So, makikita natin dyan na tumatalab na po yan sa ipa, sa ibabaw. So, paanohin muna natin yung lahat na. Ayan yung makikita nyo dyan na para siyang nagbo-blow na. So, ingat lang po kayo, huwag nyo akong gayahin na ganito. Kasi baka mahawakan nyo yun, no? May apoy na po yan sa, ano, kikita nyo naman yan, tusok-tusok na yan. So, nahawakan ko lang yan kasi hindi pa siya masyado mainit. Pero pag mainit na yan, hindi mo na pwede hawakan yan. Kaya po, nakikita nyo na yung apoy dyan, no? So, mamaya po, lulutang yung apoy nyan. Ayan po, lalabas po yung apoy dyan. Tataas po yan. Lalabasan po yan dyan. Mamaya kung mahangin, kasi madali siyang maanod sa hangin. Sisindihan na natin yan. Hindi pa siya masyadong ano. Ayan po. Ayan. Ganda sana kung hindi mamatay kung mawala na yung ano. So, lalagyan natin ng harang. Ganyan po yung apoy niya. Medyo malakas lang yung blower natin. Siguro kung mahina yan, hindi yan masyadong lutang yung apoy. So, ganyan po yung tsura niyan. Pag rice husk talaga, blue flame talaga siya. Ganyan yung apoy niya. So, marami na po maluluto niyan. Sa una lang po, siguro mga 5 minutes, kailangan yung babara ng karton para uminit yung ating chamber. Ay, chamber yung ating burner para magkaroon siya ng apoy. Pag uminit na yan, yan tuloy-tuloy na po yung ganyan. So kung meron kayong palambutin or ano, kanin ulam, kaya na po nito mga boss, mga kalines. Kaya na po nitong ganong kapuno nito. So 600 po to, 600 mm o 60 cm yung taas nito. So hanggang po sa baba. So ganyan na po na hanggang maubos yan, ganyan po yung apoy. So okay po, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa ating YouTube channel. Sana ay nakuha po. Kahit wala tayong video, di mo lang paano siya gumana, makukuha po ninyo. So simple lang po, gaya na sinasabi ko, plain lang po ito, walang ano, itong tubo na to. Tapos itong may butas-butas sa taas. Tapos yung doon sa ilalim, rekta lang po yung butas doon. So ganun po, makagawa na po kayo ng ganito. So ang matagal lang po nito, itong ano. Siguro pwede hindi tired, yung takip lang dito, pwede na siguro yon. Wala pong problema doon, itong takip lang dito. Ayan po, napakaganda ng apoy niya, no? So kung medyo mahina yung itong blower, yan na kasi yung pinakamahina eh, kaya medyo lipad pa yung apoy. Kung mahina yan, puno to dito ng ano, ng apoy. So, okay po, maraming salamat. Kasi sabi, to see is to believe. Ayan po, kitang-kita yan. Boss, tinanggal ko lang yung karton yan, baka sabihin nyo ano, dahil sa karton. Ayan po, walang karton yan, malinis yan. Ayan po, walang karton po yan, oh, malinis yan po. Ayan po yung apoy niya. Ayan po, malinis po yung apoy niya. Wala pong karton dyan sa ano, gumagana po siya. Kung may salang po yan mga boss, ano yan, lalapad po yan.
So ayan po yung mga boss, oh. Napakaganda po ng apoy niya pag may salang siya. So mabubuo na po yung sa ilalim na may apoy. Ayan, kita nyo yan. Blue na blue siya. Pag may salang siya, puno na po yung sa ilalim. So ganun po yung pinaka-ano niya, pinaka-concept niya. Pag wala siyang salang, medyo parang mamamatay siya. Pero pag may salang na, ayan, ano na siya. Ganda ng apoy niya, di ba? Ayan o. Para siyang use oil. So ayan po. Okay po. Kita-kita na po ebidensya. Ayan po o. Ano yan ha? Ayan. Galing sa baba o. Hindi po yan use oil. Salamat po.